Good morning po sa lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero bago yon, tayo po ay aawit sa Panginoon. Awitin po natin Times of Refreshing. Times of Refreshing. Here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Minsan pa. Times of refreshing. Here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy than being with you. Minsan pa sa umpisa. Times of refreshing. Here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. My soul is restored. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. There's no greater joy, Lord, than being with you. Purihin kayo, Panginoon. Salamat sapagkat kayo, Panginoon, ang aming kalakasan. Kami ay nare-refresh dahil po sa inyo, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na kami ay gisingin po ninyo ngayong umaga upang magpasalamat, magbigay ng karangalan sa inyo sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral, kayong patuloy na malulahati, madakila sa aming buhay, saan man naroroon ang aking mga kapatid na sa iba't ibang panig ng bansa, Panginoon, hayaan po ninyo na kayo ang patuloy na kumilos at gumawa, patuloy na mag-aliw sa magitan ng inyong mga salita. Kayo ang aming pag-asa, Panginoon. Kayo ang aming lakas. Kaya kami, Panginoon, ay nagtatagumpay sa araw-araw ng aming mga buhay. Pagpalain niyo po kami sa umaga pong ito sa aming pag-aaral. Kayo ang kumilos sa amin, banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan. Purihin po kayo, luwalhatiin po kayo. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mapagpalang araw po sa lahat, mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin.
Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Tunay nga na ang ating Diyos ay ating kalakasan. Sa tuwing umaga, sa pagising natin, siya ay patuloy na nagsasabi at nagpapatunay na siya ay napakabuti at napakadakila. Mula po dito sa DFC Torres, Dinalupihan, Bataan, magandang umaga po sa ating lahat. No greater joy, Lord, than being with you. Sabi nga. At sa oras na ito, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Unang Pedro o 1 Peter chapter 2 verse 11 and 12. Sa aklat po ng 1 Peter chapter 2 verse 11 and 12. Atin pong tatalakayin ang mga ilang katotohanan patungkol po sa ating mga mananampalataya. Ulitin ko po sa aklat po ng 1 Peter chapter 2 verse 11 and 12. Ganito po ang sinasabi. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Sa English version po o sa NLT, ito po ang aking babasahin. Dear friends, I warn you as temporary residents and foreigners to keep away from worldly desires that wage war against your very souls. Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior and they will give honor to God when He judges the world. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Expected na po sa ating mga mananampalataya na tayo ay namumukod-tangi. Amen. Inaasahan na po ng marami sa atin o ng ating Diyos na pinaglilingkuran na tayo po ay naiiba, namumukod-tangi sa lahat, merong kakaiba sa atin. Amen. Sineperate tayo ng Panginoon dito sa makasalanang mundo. Amen. Inaasahan po sa atin, ulitin ko po, inaasahan po sa atin ng ating Diyos na pinaglilingkuran, na ating sinasampalatayanan, o kahit mismo ang ating mga kapwa mananampalataya, na tayo ay naiiba sa mundo, namumukod-tangi sa mundo. Yung pamumuhay ng mundo, hindi na natin pamumuhay. Yung dati nating buhay, iniwan na natin. At ngayon, kakaiba ka na. Amen. Tayo ay kakaiba. Tayo ay namumukod-tangi. In fact, kahit yung mga lingkod ng Panginoon, nung unang panahon, sa aklat ng Biblia, namukod-tangi sila. Si Haring David, kung papansinin po natin yung buhay ni Haring David, mula nung kabataan niya, bago pa siya maging hari, lagi na siyang kasama niya lang ang mga tupa. So, parang nakabukod na. No, si Jose, o Joseph the Dreamer, diba? Siya rin ay namumukod-tangi sa kanyang mga kapatid, ang iba't ibang mga lingkod ng Panginoon na nakita natin at nabasa natin sa Biblia na sila ay namumukod-tangi, naiiba. Merong kakaiba sa kanila.
Dahil nga, pumapasok na rito yung pagpili ng Panginoon. Di ba bawat isa sa atin, kaya nga mayroong tinatawag na pagpili. Di ba naiiba ka sa lahat? Mayroong plano ang Diyos sa iyo. May gagawin ka sa mundong ito, kaya ka nga pinili, ibinukod. Sa lugar nyo, ilan kayo na mananampalataya? Sa barangay ninyo, ilan kayo na mananampalataya? Ilan sa school ninyo, nung kayo pa ay nasa face-to-face na pag-aaral, mga kabataan, ilan sa inyo ang Kristiyano, ang mga mananampalataya? Yung kinakikitaan ng kakaiba. Diba dapat tayo ay namumukod-tangi? Sabi ng mga kaklase ko nung ako po ay high school, ako daw po ay namumukod-tangi. Ayun po yung naalala nila. Pero ang totoo, ako po ay katulad din po nila. Katulad ng mga nagkakating. Katulad ng mga kung ano-anong ginagawa ng mga kabataan noon. Ginagawa ko rin dahil mga kaibigan ko at hindi ko sila maiwanan. Tayo, expected dapat sa atin na tayo po ay naiiba. Ngayon, sa ating pag-aaral, ang sabi diyan, sabi dito, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil. So, pamumuhay ng mga mananampalataya sa gitna ng mga hindi mananampalataya. Okay, ito po'y pag-uusapan po natin. Pamumuhay ng mga mananampalataya sa gitna ng mga hindi mananampalataya. O yung pagkakaiba ng mga believers sa unbelievers. Ang sabi dyan sa ating binasa, honorable behavior. Meron tayong tinatawag dapat na honorable behavior. Sabihin nyo nga po, honorable behavior. Ang meaning ng honorable o ng behavior is an actions and mannerism by individuals. Yung gawin natin, yung kinasanayan natin na gawin, ugali man natin yon, kabuuan ng ating buhay, dapat may honorable behavior tayo. Yung natatangi, yung pinupuri ka ng tao, yung ano ba'y tawag doon? Basta naiiba ka. Kaya nga tayo ay tinawag na bumabaliktad ng mundo. Diba? Sa Gawa, chapter 17, verse 6, they turned the world upside down. Bumabaliktad sila ng mundo. Yung pananaw ng mundo, hindi natin pananaw. Diba? Yung mga ugali ng mundo sa kasalukuyang panahon, hindi natin ugali. Yung mga ginagawa ng mundo ngayon, even sa social media, hindi na dapat natin ginagawa. Kasi tayo ang bumabaliktad ng mundo. Yung pananaw ng mundo, prinsipyo ng mundo, ugali ng mundo na nakikita natin, na karaniwang nakikita natin araw-araw, hindi tayo katulad nun. Amen. Kaya nga may kakaiba sa atin. Namumukod-tangi tayo. Amen? Pagdating sa prinsipyo, sa kaisipan, sa gawa, iba tayo. Amen? Kung meron ka mang kasamang nanonood ngayon, sabihin mo, iba tayo sa mundo. Yung prinsipyo, yung gawa, yung pananalita, yung kaisipan ng mundo, hindi na natin kaisipan. Ang sabi sa Korinto, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya'y bago na. Yung makamundong gawain, inaalis na. Ibig sabihin, separate ka na eh.
Ibinukod ka na ng Panginoon dun sa gawi, sa kaisipan, sa prinsipyo, sa pananalita ng mundo. Alam naman natin, sa kasalukuyang panahon, nako, kakaiba talaga. Lalo tigit sa social media, nako, grabe. Amen? Yung nakikita po natin ngayon. Nowadays, tila yata iba. Ano yung sinasabi ng karamihan? Wala yatang pagkakaiba yung ano, yung mga Kristiyano sa hindi Kristiyano, sa mga mananampalataya sa hindi mananampalataya. Nung isang araw, habang kami po ay bumibili ng ulam, meron po akong narinig na nagkikwentuhan. Okay? Ako po ay pumarada, at sa pagparada ko po na yon, sa tapat ko mismo ay merong nag-uusap. Ang sabi ng isa sa kanilang pag-uusap, ganito ang dahilan ng isa. Hindi ako magsisimba kasi wala nang pagkakaiba yung mga nagsisimba at yung hindi. Ganon din ang buhay. Nagsisimba araw-araw, nakikita ako, iba yung buhay. Ganon pa rin. Mas malala nga. Yun yung naririnig ko. Kaya nga, sumingit ako sa usapan. Kaya ang sinabi ko, dun sa nag-uusap na yon, si Jesus lamang yung nagbabago ng buhay. Kapag ka nagkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoon, sabi ko, pag nagkaroon po kayo ng personal na relasyon sa Panginoon, dun lang po mababago ang buhay ninyo. Hindi po ang simbahan ang nakakapagpabago ng buhay ng tao. Nakapag-share po tayo kahit papano. Kasi marami, sa kasalukuyang panahon, based on my observation, ang sinasabi ng iba, wala nang pagkakaiba. Yung mga mananampalataya sa di mananampalataya. Bakit? Nako, pagdating pa lang sa TikTok, even Christian, kasama sa pagtitiktok, yung my day nila, no? Yung bang pipicture na ganun-ganun, tapos, ano, may tugtog. May iba na nagdadahilan, okay lang yon. Mga Kristiyano, ibinukod tayo ng Panginoon, mga anak ng Diyos. Hello! Mga anak ng Diyos, ibinukod tayo. Dapat kakaiba yung nakikita sa atin ng mundo. Hindi tayo nakikisama, hindi tayo sumasama sa takbo ng mundo. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, tingnan po natin sa Roma chapter 12, verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Sinasabi ko lagi sa ating mga kabataan dito po sa church, know what is the will of God. Alamin ninyo yung kalooban ng Panginoon. Paano yun? Huwag kayong makiayon sa mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng kaisipan. Sumasabay minsan yung mga Kristiyano sa mundo. Kung ano yung ginagawa, lalo tigit sa social media, nakikipagsabayan. May mga Kristiyano na mga nakikipag-away. Iba tayo. Ibinukod tayo. Kung palaaway ang mundo, tayo hindi tayo palaaway. Tayo ay full of passion sa mga tao. Punong-puno ng kahabagan. Punong-puno ng awa sa mga tao. Tapos ikaw, makikipag-away ka. Inaway ka. Ipopost na sa social media. Even Christian. Hello.
Ikaw ba yon? Ikaw bang Kristiyano yon na nagpo-post pa sa social media sa My Day mo? Yung kagalit mo. Eh yung kagalit mo walang Facebook, hindi tuloy niya maramdaman yung sinasabi mo. May mga friend ako sa Facebook na mga Kristiyano, na mga mananampalataya, na mga active pa sa simbahan, na mga workers pa. Pero ano yung ginagawa? Nakikipag-away sa Facebook. Nakikipag-away sa social media. Hello! Hindi tayo tinawag ng Panginoon at hindi ka pinili ng Panginoon. Hindi mo tinanggap yung Panginoon para makipag-away lang. Para makisabay dun sa prinsipyo, sa gawa, sa kaisipan ng mundo. Amen. Nakikipag-away na Kristiyano sa social media. Sumasayaw ng TikTok. Minsan naman, meron tayong mga friends sa Facebook. Nako, nakakalungkot lang. Pagkatapos ng fellowship, mga nagge-games, mga nag-o-online games, sila-sila sa church, even pastor, mga manggagawa at mga pastor, ang jamming nila, ang bonding nila, alam nyo kung ano, games, paglalaro, online games, hello! Nasaan na ang katarungan sa mga Kristiyano? Ang gawa ng mundo ay hindi na natin gawa. Nakaseparate na tayo. Pero yan yung nakakalungkot sa karamihan. Naalala ko tuloy, kami po ay umaten ng anniversary. Ito po ay in-invite lang po ako. At hindi po yun kasama natin sa ating Door of Faith. In-invite po kami at sa pagmamasid ko po, dahil po masyadong malaki yung pinagdausan, halos di nga po namin maintindihan yung tawag dito, yung sound system, halos di na po namin maintindihan. Nasa likuran po kami, bahagi ng likuran, at nakita po namin sa karamihan ng mga kabataan hanggang sa likuran, mga hindi nakikinig, ang ginagawa, mga nagge-games, mga naglalaro. Di ba nakakalungkot? Anniversary, church anniversary, pero ang karamihan ng mga kabataan, hindi nga lang kabataan yun eh, mga naglalaro ng online games. Hello. Tapos sumasayaw ang iba ng worldly song. Diba? Sa TikTok. Sorry to say, mga kapatid. Yun lagi kong nakikita. Na ang kanta, ang song ay worldly. Tapos ipopost mo sa timeline mo, sa wall mo, sa My Day mo. Hello! Sineperate tayo ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng makipag-compromise sa mundo. Diba? Sa ating binasa sa Romans chapter 12, verse 2, huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundo. Hindi na tayo katulad ng dati. Iwan na natin yung masasama na nagagawa natin. Matthew chapter 5, verse 16. Let your light shine before men, that they may see your good works. Let your light shine before men. Pagliwanagin ninyo yung ilaw ninyo sa mga tao.
Makita yung mabubuting gawa, makikita na kayo ay binago ng Panginoon. Na nasa inyo yung banal na Espiritu na kumikilos sa kalagitnaan ninyo. Na kumikilos sa buhay mo. Diba, inaccept natin yung Panginoon bilang sariling tagapagligtas at Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon, masusunod sa buhay natin. Amen. Kaya wag na natin gawin pa yung gawi, yung behavior ng mundo. At ang behavior natin ay honorable na nagmumula sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. We need to repent. Kailangan lang natin ang humingi ng tawad sa Panginoon. Amen. Sino man po sa atin, ikaw man na nanonood ngayon, na nasa timeline mo, nasa tawag dito, nasa wall mo, nasa story mo, story, my day mo, sa YouTube pala yung story, yung my day mo, ano ba yung pinatutugtog mo, ano ba yung sinasayaw mo, ikaw na kabataan, kalimitan mga kabataan po, dahil halos marami po tayong mga kabataan dito sa church, at sa nakikita ko, sa kasalukuyang panahon, tila yata walang pagkakaiba. Pero ang totoo, tayo ay naiiba. Sineperate tayo ng Panginoon. Amen. Ang sabi nga, sa binasa natin sa chapter, 1 Peter chapter 2 verse 11. Yan, basahin po natin muli. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan sa daigdig na ito. Alien tayo, hindi tayo taga rito. Amen. Hindi tayo taga mundo. So kung hindi tayo taga mundo, taga langit tayo. Ang iniisip dapat natin, ang gawi dapat natin ay makalangit. Pleasing sa harapan ng Panginoon. Ano yun? Hindi ka nakikisama sa mundo. Hindi ka sumasang-ayon sa gawa ng mundo. Amen. Hindi tayo nadadala ng mundo. Dapat sila nga yung madala natin. Kaya ang sabi ng iba, kahit ng matatanda, wala nang pagkakaiba yata yung Kristiyano sa mga hindi Kristiyano. Minsan, yung worldly song, nilalagay na rin sa church. At almost Christian na rin pagdating sa labas. Na nagpapatugtog ng mga Christian song. But, yung buhay, hindi nagiging ayos. Kailangan natin ng tunay na relasyon sa Panginoon. Makipagtulungan tayo. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Hindi natin magagawa yung tunay na kalooban ng Panginoon kung wala yung talagang intact at pagsunod. Siyempre, kailangan natin yung eagerness na sumunod sa Panginoon. At hindi lang yung, yan, we are pilgrims, we are, no? Hindi tayo tagamundo. Ang sabi sa Pilipos chapter 3 verse 20, hindi rito sa lupa yung ating tahanan. Ang katotohanan, ang langit, ang tunay nating tahanan. Hindi tayo taga rito, kaya ang gawa dapat natin, nako, hindi sumasabay sa agos ng mundo. No? Kaya ang dapat na lagi nating sineshare, yung Word of God, yung salita ng Panginoon na nakakapagbabago ng buhay ng tao. Hindi yung sineshare mo kung ano-ano. Kung ano-anong pananaw ng sino mang tao. Pagka ang salita ng Diyos, yung sinermo mo, makakapagpabago pa ng buhay ng tao yan. Ano sabi sa Timoteo? Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan sa maling aral, pagtutuwid sa likong gawain at
pag-akay sa matuwid na pamumuhay. The Word of God. At pagka sinusunod natin yung salita ng Panginoon, masasabi tayong tunay na mananampalataya. Yung pamumuhay natin na mga mananampalataya sa gitna ng mga mananampalataya, sasabihin nila, malaki nga yung pagkakaiba. Ngunit sa kasalukuyang panahon, ganun nga po ang nangyayari. Na marami, even Christian, workers or pastors, ay nasasama dun sa mundo. Kapatid, tayong lahat, ibinukod at pinili ng Panginoon para sa natatanging layunin. Nais ng Panginoon sa atin. Hayaan natin na kumilos yung Panginoon sa ating buhay. Pagsisihan natin yung mga pagsabay natin sa mundo. We are citizens in heaven. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Isaisip ninyo yung mga panlangit, hindi yung mga bagay na panlupa. Okay, naunawaan po ba natin? Salamat sa Panginoon. Hayaan natin kumilos ang Banal na Espiritu sa ating buhay. Kumilos ang Panginoon sa ating buhay, sa ating kaisipan, sa ating mga gawa, sa ating pananalita. Hayaan natin na ang Diyos yung magmaniobra ng ating buhay. Nang sa gayon, maging maayos at kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon. Muli, sa oras na ito, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Maraming Diyos, salamat sa oras na ito, sa pagkakataon na kami ay mag-aral ng inyong mga salita. Opo, minsan nasasaktan po kami, pero ito po'y ikabubuti namin, Panginoon. Ito'y ikatutuwid namin. Salamat sa inyong mga salita na nagtuturo po sa amin ng mamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Hayaan po ninyo magawa po namin ng diretsyo at totoo yung inyong kalooban sa aming mga buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, bigyan niyo kami ng lakas para magawa yung mga bagay na ito, Panginoon, sa tulong at biyaya ninyo at sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay. Salamat po sa inyo. Pagpalain niyo po ang umagang ito. Kayo po ang maluwalhati, manakila sa aming mga buhay. Sapagkat tinawag niyo po kami upang magbigay ng karangalan sa inyo sa magitan ng aming mabubuting gawa, dahil kami ay nakaseparate na sa mundo pagdating sa pananaw, sa prinsipyo, sa ugali, sa pananalita. Salamat po, Panginoon. Hayaan po ninyong malugod kayo sa aming buhay. Sa inyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa inyong pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Muli, ito po ang Pastor Nestor Dawson Lucito. Ingat po sa lahat. To God be the glory po. Dito po tayo sa DFC Torres, Dinalupihan, Bataan. Ingat po sa lahat.